Are you looking for a peaceful place, far from the noise of the city, and experience a simple life? Hello mga beshi. So ayan, so after a long trip, nakarating na nga kami dito sa FIFA Mountain. Ayan, I'm with Basim. So grabe, you don't have any idea kung gaano kahirap umakyat dito. Grabe, sobrang tarik. Sobrang tarik, nakakatakot. Parang kalahati ng paa mo nasa hukay na. But I think it will be worth it tomorrow morning kasi ngayon pa lang ang ganda ng view. Also, the thing here is medyo may kamahalan ng mga hotel kasi hindi masyadong ganun karami ang mga hotel dito. So, medyo expensive siya. So sa mga naghahanap dito ng hotel, so wala kayo masyadong choosy kasi hindi ganun karami ang mga options dito. Kung medyo choosy kayo, maganda na kayo mga around 7,600 pataas na budget nyo for a night. Pero hindi na kami choosy kasi medyo, aside pa sa Benelux kayo, medyo delikado. Ayan, so kinuha na namin tong hotel nila sa daanan. Parang hindi na kami umakyat ng malala. So, yan yung bed na meron sila dito. May CR sila. Also, hindi ganun. Yan, medyo may karumihan ang sink. Tapos, ito ang kanilang sala. Andito lang sila sa aking mini sala. So parang yung mga bahay dito and mga apartment is parang mga locals lang talaga yung nagpapaupa. Parang pupunta ka na talaga sa isang lugar na para talaga masyadong remote. Yun pa, ang signal dito, huwag na kayong magpaka kasi ang signal dito minsan wala at wala talaga ngayon, di ba? Walang signal dito sa taas ng bundok na to. Grabe. And dahil nga apat kami, meron silang mag-provide sila ng mga beds and rooms dyan sa paligid. So yun nga guys, so ito yung tanan nung aming nakuhang apartment. So ito siya sa gabi. Ayun, tapos pag kung pupunta kayo dito at LTE at 4G kayo, huwag kayong mag-expect ng magandang internet. So ang gagawin nyo lang, sabi ng isang local dito is to change your settings, punta kayo sa cellular data. Change yung setting nyo from 4G or from LTE to 3G. Tapos kailangan mag-adjust kayo dahil kayo ang mag-a-adjust sa lugar, okay? The Mountains of Feifa is located in the southwestern Saudi Arabia, east of Jazan, rising from the sea at about 7,000 feet, and an area that encompasses nearly 600 kilometers covered with greenery that includes many types of plants, flowers, and herbs. Ayan, so ayan yung nakuha naming apartment. So ang gagawin namin is eto, mag-sightseeing na lang tayo dito. Ito siya sa gabi. Ayan. Hindi nyo masyadong ma-appreciate yan, guys, kasi madilim. Pero, grabe yung hirap nung pag-akyat dito. Grabe, sobrang tarik. Sobrang patarik talaga yung daanan. Hindi ako nag-exage, pero sobrang nakakatakot at exage din talaga yung mga daanan dito. Pero worth it to tomorrow. Kasi nakita ko na to sa ano eh, sa Google eh. Nakita ko na siya sa morning. So, tingnan nyo na lang siya bukas, ha? Okay, so bukas makikita nyo na siya in 5, 4, 3, 2, 1. Hey! Good morning mga beshi! So ayan, just woke up. So andito na nga tayo ngayon sa ating FIFA Mountain. So ito siya sa umaga. So kagabi nakita nyo kung ano itsura niya. So in the morning, ito ang itsura ng FIFA Mountain. So you can see here,
medyo foggy siya. Lakad tayo ng konti doon sa unahan. So, yun mga beshi. So, dito, ang sabi ko nga sa inyo, medyo maliit lang yung mga daanan dito. So, medyo kung aakyat kayo dito, medyo hinay-hinay lang kasi baka may makasalubong kayong pababa. Lalong-lalo na medyo sharp yung mga paakyat. At yun nga sabi ko nga sa inyo, feeling ko nga ito yung first and last na pagpunta ko dito kasi medyo delikado nga yung pag-akyat sa Bifa Mountain. Pero it's worth it. Tingnan nyo naman yung view. Sobrang ganda. The mountainous areas are famous for their agricultural terraces and characterized by this mountain are heights of green flora that cover them. Fifa mountains are also wrapped around each other, making them look like a single mountain pyramid from a distance. Parang ang feeling ko ang sarap mag-jogging dito. No? Ang lamig tapos paakyat. Itong kaibigan pa talaga, super push talaga eh. Kahit hindi naman ano, hindi naman sa amin, aakyat talaga siya eh, oh. Petrus passing yan, B. Takay talaga yan. Ayan, so andito na kami sa taas. Yun yung friend ko na trespassing. Sinimula na namin yung pagpipicture namin dito. Kasi ang ganda ng view. Ayan. Nakakahinga lang. Kaloka. Ang ganda ng view, diba? Kaya so kung makapansin nyo, meron ditong parang lumang zipline ata ito. Kasi kanina nga doon, diba? From there, pupunta doon sa baba, hinihingal ako, hinahapo ako. Parang zipline nga siya, parang naka-reading yung M. Sira na siya. Oo, matagal na siya. Ito pa naman yung view. Oo, diba? Yung friend kong vlogger eh. Ang ganda talaga. Ah, may concept. Bukas kaya anong team? Kalita talaga. Ami ano dito? Ami tae ng kabayo. Sa mga nagpo-plan mag-travel here, actually, ang ganda talaga. Kaya ang ganda, nga, oh. Napaka-basic pa yak ang buhay. Saka tingnan mo, ganito na, libre na, may nag-o-o. Totoo, in fairness, meron silang sweeper talaga, street sweeper dito. May proper maintenance na sila sa baba. Oo. Sa? Tsaka hindi pa siya ganun ka-ano, no, yung maraming develop, no? Yes, tingnan pa natin kung anong meron doon. The area has many houses with unique archaeology design in cylindrical forms and circular terraces. The mountainous area is known to have a large folk heritage area with many popular arts, folk proverbs, legends, and poetry. Do we have food? Bread.